Good evening, Sir Bob. Ako si Allen. Matagal na rin subscriber sa channel nyo. At medyo matagal ko na rin pinag-iisipan na mag-share ng mga paranormal experiences ko. Ito yung unang pagkakataon na naka-experience ako ng kakaiba. Apat kaming magpipinsan noon na magbakasyon kami sa probinsya ng mama ko sa Bicol at mga 8 years old ako noon. Yung isa kong pinsan ay 9 at yung dalawang pinsan ko naman ay parehas na 5 years old. Mga isang linggo pa lang kami nagbabakasyon doon nang sa hindi malamang dahilan. Biglang hindi na ako naging komportable sa bahay namin sa probinsya. Kaya isang gabi, pagkatapos namin mag-dinner ng mga pinsan at tito ko na kapatid ni mama, kinausap ko yung pinsan ko na 9 years old na tawagan ng mama niya para puntahan si mama dahil magpapasundo na ako. Hindi pa kasi uso noon yung cellphone at wala rin kaming landline. Sila lang kasi may paraan na masabihan yung mama ko na sunduin na ako. Noong mga oras na yon, naiwan kami ng ate ko dahil nakatoka kaming maghugas ng pinagkainan. Umalis yung tito namin kasama yung dalawa kong pinsan para bumili ng candy sa tindahan. Habang naghuhugas ng pinagkainan namin yung pinsan ko, kinukulit ko siya na bukas ng umaga, tawagan ng mama niya. Pwede kasi siyang samahan ng tito ko sa bayan dahil doon lang ang may payphone. Ayaw niyang pumayag at sinabihan ako na hintayin na lang matapos yung isang buwan naming bakasyon bago bumalik ng Manila. Hindi talaga ako mapakalinon. Habang kinukulit ko yung ate ko, napansin ko na may isang lalaking tumayo sa may main door at nakaharap sa loob ng bahay namin. Nasa may gawing kanan ko kasi yung pintuan kung saan ako nakaupo. Agad ko siyang tinanong kung sino siya at sino yung sadya niya. Matangkad siya na may kapayatan, pero hindi ko makita ng malinaw yung mukha niya kahit malapit lang siya sa akin. Siguro dahil sa gasera lang yung gamit namin. Habang kausap ko yung lalaki, naririnig ko si ate na tinatanong naman ako kung sino yung kausap ko. Ang sabi ko, yung lalaking naatayo sa labas ng pintuan. Ang sagot naman niya, wala namang tao. Muli kong binalik yung atensyon doon sa lalaki. Kita ko na umatras siya palayo sa pinto. Kaya ang ginawa ko ay sinundan ko siya habang sinasabing bumalik na lang siya dahil wala pa yung tito ko. Nakita ko nagpunta sa gilid ng bahay namin yung lalaki hanggang maarating kami sa may poso. Tapos bigla na lang siyang nawala. Hindi naman ako natakot. Naisip ko sigurong tumawid sa bakod ng kapitbahay dahil kawayan lang na mababa yung bakod noon. Pagbalik ko sa bahay, naupo ako sa dating pwesto at sinabi sa ate ko na nawala na yung lalaki. Muli ko siyang sinabihan noon na magpapasundo na ako. Maya-maya, kita kong naatayo na naman yung lalaki sa may pintuan. Ang ginawa ko, tumayo ako at humarap sa kanya. Muli ko siyang sinabihan na wala yung tito ko at bumalik na lang. Habang kinakausap yung lalaki, nadidinig ko si ate na pasigaw na tinatanong ako kung sino ba talaga yung kausap ko dahil wala namang tao. Hindi ako naniwala sa kanya noon kasi kitang kita ko yung lalaki sa harap ko na bigla na lang din pumasok sa loob ng bahay papunta sa kwarto namin. Malapit lang kasi yung pinto ng kwarto sa main door kahit na maliit lang yung bahay namin sa probinsya. Sinundan ko yung lalaki sa kwarto habang sinasabi na huwag po kayong pumasok dyan. Kwarto po namin yan. Muli, sa pangalawang pagkakataon ay bigla na lang nawala yung lalaki. Napaisip ako kung paano nangyari yon na bigla siyang nawala. Isang pinto lang yung dadaanan niya dahil hindi naman siya magkakasya sa bintana ng kwarto dahil maliit lang ito at malaki siya. Kung ako nga na 8 years old that time ay hindi kasya, paano pa siya, diba? Lumabas ako ng kwarto at sinabi sa pinsan ko na nawala yung lalaki. Bigla akong hinila ng ate ko palabas ng bahay habang umiiyak. Doon ko napagtanto na hindi nga normal na tao yung lalaking yon. Naabutan kami ng tito ko sa labas ng bahay na umiiyak at kinabukasan din noon ay tumawag siya sa kapatid niya para puntahan si mama para sunduin ako.
Weird lang po yung experience ko noon, pero ang creepy. Pero yan po muna yung kwento ko. Marami pa po akong kwento tungkol sa multo kung interesado pa po kayo. Salamat pong muli at God bless sa inyong channel. Hello po Sir Bob. Lagi akong nanonood at pinapakinggan ng mga horror experiences ng mga viewers dito sa channel nyo habang nagluluto o tinatapos ang mga gawaing bahay. Naisipan kong ishare din ang aking mga karanasan simula nung bata pa hanggang nakapagtrabaho na. Sana po ay mapansin nyo to. Itago nyo na lang ako sa pangalang Paring Z na atira sa probinsya ng Pangasinan. Hindi ko alam kung bukas ba yung third eye ko o suki lang talaga ako ng mga espiritu at engkanto. Noong bata pa ako, naniniwala na ako sa mga multo, lalo na sa likod ng bahay namin dahil nag-aalaga kami ng baboy dati. Lagi akong sinasama ng mama ko na pumunta sa likod paggabi kasi kaming dalawa lang ang nasa bahay at si papa naman that time ay nasa abroad. Chinecheck ko palagi yung mga biik, baka kasi naaksidenteng naipit ng kanilang ina habang tulog. Yung bahay ng mga baboy e sobrang layo sa bahay namin dahil malawak yung likod namin at halos sa gilid ay mga puno ng mangga, chiko at saging. Kaya takot na takot ako pag sinasama ako ni mama na pumunta sa likod paggabi. Dahil dalawa lang kami sa bahay ay lalong ayaw ko namang maiwan mag-isa nun. Habang naglalakad papunta sa baboyan, nakakapit ako na mahigpit kay mama habang yung isang kamay ko naman tinatakpan yung gilid ng mga mata ko kasi pakiramdam ko noon ay may nakatingin sa amin habang naglalakad. Minsan nga parang nakakaramdam ako ng mga daplis ng hangin habang papunta sa baboyan. Kinuwento kasi ng mama ko na may mga bantay daw sa mga puno dahil doon inilibing ang isang babae bago sila tumira sa bahay. Di nila alam kung anong ikinamatay nun. Kaya ayaw ko nung tumingin sa mga gilid kasi parang nakakita ako sa may puno na may mata na tumitingin sa amin. Basta diretso lang yung tingin ko. Minsan nga nun, halos ipikit ko na habang naglalakad. Yung likod naman namin walang kailaw-ilaw kaya nagdadala kami ng flashlight. Malakas din yung imagination ko noon. Naisip ko na baka hindi lang natatamaan ng flashlight yung mga multo sa gilid, kaya hindi nakikita agad. Minsan nga, habang titingnan na ng mga baboy, ramdam ko na parang hindi lang kaming dalawa ni mama ang nasa baboyan. Feeling ko may multo sa likod namin. Dahil sobrang takot ako noon ay ayaw kong lumingon. Akala ko nga ay may bumubulong pa sa likod ng tenga ko. Di ko na lang pinansin at inisip na imagination ko lang yon. Maliban sa likod ng bahay namin, may isang abandonadong bahay sa tabi at malawak na lupa na asing layo ng likod namin. Maliit lang yung bahay na parang mga dalawang tao lang ang pwedeng tumira. May isang bintana na nakaharap mismo sa bahay namin pero bakal lang yung nakalagay. Parang kulungan kong titingnan. Pero isa yung bahay na medyo malayo sa amin. Minsan noon, natanaw ako sa malayo kung meron bang tao doon o wala. Kasi tuwing gabi, nakakarinig ako ng malalakas sa pagsara ng pinto. At minsan, magigising na lang ako ng hating gabi para umihi. May madidinig akong nagdadabog o umiiyak mula sa bahay na yon. Masasabi kong may kalakasan dahil nga medyo malayo siya sa bahay namin, kaya ako narinig. Yung bahay na yon, walang kailaw-ilaw, kaya nakakakilabot isipin kung may multo ba. Tinanong ko nun si mama kung bakit walang naatira sa abandonadong bahay. Ang sabi niya, may nagpaamatay daw kasi doon na isang babae dahil nalaman niyang yung asawa niya ay naipagtalik sa ibang babae, kaya raw ito nagbigti. Doon na tumaas yung mga balahibo ko at napaisip na baka yung mga nadidinig ko sa gabi
ay gawa nung babae na yon bago siya nagpakamatay. Ilang taon ang lumipas at may tumira na doon sa abandonadong bahay. Lima sila sa pamilya at iisang kama lang ang tulugan. Himala nga at nagkasya sila sa maliit na bahay na yon. Alam ko to kasi naging kaibigan ko yung isa sa anak nila. Naging close namin ang iba ko pang kapitbahay na kalaro yung bagong lipat. Natanong namin kung may mga multo ba o nagpaparamdam doon. Naikwento niya sa amin na oo raw. Minsan nga raw yung kama nila, biglang parang lalong bumibigat dahil parang may humiga pang isa. Minsan din nakakaramdam daw sila ng parang may tumitingin sa kanila mismo sa may bintana. Dahil butas lang yung bintana at may bakal. Kahit sobrang init, nakakaramdam daw sila na parang malamig yung hangin na galing doon sa bintana. Minsan din, may mga bagay na maayos tapos bigla na lang magiging magulo. Kinuwento ko sa kanila na may nagpaamatay mismo na babae sa tinitirhan nila. Aware naman sila dito. Ang dahilan daw kung ba't tumira pa sila sa bahay na yon ay para malapit sa pinapasukang trabaho ng mga magulang nila. Wala din silang ibang choice no na matitirhan at di rin naman sila magtatagal sa bahay na yon. Nakuusap naman daw nila yung dating mayor dahil sa kanya daw yung lupain na yon. Pumayag siya na tumira sila sa abandonadong bahay. Doon sa likod nila, malawak yung lupa na sa dulo ay may malalaking puno. Isang araw noon, naglalaro kami sa likod ng bahay nila. Sa sobrang enjoy namin sa paglalaro, di namin napansin na halos maggagabi na. Binaliwala na lang namin to. Dahil halos malapit lang yung mga bahay namin sa isa't isa kahit may distansya. At dun lang naman kami malapit sa bahay nila naglalaro. Nagkakatuwaan kami ng mga kaibigan ko noon. Maya-maya, bigla akong napatingin doon sa mga puno. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May parang tao kasi ang katawan, pero yung ulo ay kabayo. Nakatingin to sa amin mula sa malayuan. Pansin ko na yung mga mata niya ay umiilaw ng berde, tapos yung buhok ay umaapoy. Akala ko nung una, imagination ko lang ang lahat. Pero pala yung mga ibang mga kaibigan ko, napahinto sa paglalaro at napatingin din. Ang sabi pa nga ng isa ay tikbalang. Dahil dun, sabay-sabay kami nagsitakbuhan sa mga bahay namin. Yung isa naming tropa, napasigaw na, "Bunina to tikbalang," o sa Tagalog, "Tanginang yan, tikbalang." Gulat ang mama ko na makita akong naghihingalo at namumutla ang muka. Sinabi ko sa kanya na nakakita kami ng tikbalang doon sa puno ng kapitbahay. Sinabihan niya akong huwag na kasing magpapagabi sa susunod dahil marami talagang mga bantay at engkanto doon. Natanong namin doon sa kapitbahay namin na tumira sa abandonadong bahay na baka nagpunta yung tikbalang sa kanila. Sinabi niya na lang na sa sobrang takot ay di siya makatulog. Pero nakakaramdam siya ng parang may taong naatayo sa bintana nila at malamig yung hangin na pumapasok sa loob. Kaya pinikit na lang niya yung mga mata niya hanggang sa maatulog. Simula nga noon, hindi na kami naglalaro pagkagat ng dilim. Tanong ko lang po Sir Bob, ako lang po ba yung nakakaranas na tuwing lilingon sa mga bintana, pintuan o mga pader ay parang may anino na sobrang bilis magtago na parang wala pang isang segundo tas wala na siya paglingon mo? Kahit kasi sa school namin noon nung elementary pa ako, nakakaranas ako ng ganun na kapag bigla ang lingon sa may bintana ay may aninong biglang magtatago na para bang binabantayan ka nito palagi. Natanong ko rin to sa mga kaklase ko at sinabi lang nilang guni-guni lang yon o kaya nababaliw lang ako. Pero kung totoo man ay di na nakaagulat kasi yung school namin malapit lang sa sementeryo. Kaso ang problema, pati sa bahay namin nung bata pa ako ay nararanasan ko pa rin yung mga biglaang tago ng anino. Sabi ni Papa, magdasal lang daw ako. Balik tayo sa elementary school namin dahil marami din akong karanasan na kakaibang nilalang.
Maliban sa anino, minsan may mga espiritu na biglang naguhulog na lang ng mga bagay na nasa itaas. Parang yung flower vase namin na bigla-bigla na lang nahuhulog mula sa bookshelf. Buti na lang at hindi ito babasagin. Isang araw, habang lunch break namin, ako lang yung naiwan sa classroom dahil yung mga kaklase ko bumili ng mga ulam. Ako yung pinagbantay ng mga bags nila. Napansin ko na habang naghihintay, yung ayos ng upuan sa harap ay nagulo, tapos yung mga chok ay nahulog. Tumayo ako at inayos yung mga upuan at pinulot yung mga nahulog na choks. Pagbalik ko sa inuupuan at pagtingin sa harap, yung mga upuan nagulo ulit, tapos yung mga choks nahulog na naman. Bigla akong natakot at napatayo na lang. Napunta ako sa harap ng pinto ng aming kwarto. Doon ko na lang hinintay yung mga kaklase ko. Pagbalik nila, tinanong nila kung bakit nasa labas ako ng classroom. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Yung isa kong kaklaseng babae, nagulat pa nga. Habang yung iba naman, inaasar ako na baka may multo doon. Dahil bata-bata pa ako noon at malaki ang paniniwala sa mga multo, ay nanlaki yung mga mata ko nang sabihin sa akin yon. Bigla na lang tumawa yung mga kaibigan ko sa reaksyon ko, sabay sabing, "Patakyut ka," o sa Tagalog, "Duwag ka." Tinatawanan ako dahil ang bilis ko daw maniwala sa mga multo. Medyo nasaktan pa ako noon sa sinabi nila dahil hindi nila mismo nakita yung mga nakita ko. Nang maikwento namin sa aming guro, ay sinabing baka yun yung namatay niyang estudyante nung baguhan pa lang siya sa pagtuturo. Kwento ni teacher, may pagkaloko-loko daw talaga yon. Lagi napapagalitan kasi nagkakalat sa kwarto at hinuhulog yung mga bagay sa loob. Yung dahilan daw ng pagkamatay niya ay mahilig kasi siyang biglang tatawid sa kalsada kahit na malapit na yung tricycle at kotse. Isang araw, pagkatapos daw ng klase, nagmamadali siyang umuwi. Bigla na lang daw siyang tumawid kahit may paparating na sasakyan. Di niya siguro nakita na may nag-overtake na motor. At sa sobrang bilis, tumilapon siya at unang tumama yung ulo sa kalsada. Yun daw yung kinamatay niya. Habang kinukwento sa amin to, yung mga kaklase at kaibigan ko na nga-asar sa akin kanina ay biglang natulala at kita sa itsura nila yung takot sa narinig. Simula noon, kapag sinabi kong nakakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng classroom, ay naniniwala na sila sa akin kasi alam nilang meron talaga. Lumipas ang mga araw, habang kumakain sa loob ng classroom, napansin ko na lang na may isang di kilalang estudyante ang naatambay sa loob. Nakaupo lang siya at nakatalikod sa amin. Naalala ko na lang na baka ito yung naaksidenteng estudyante ni ma'am. Hindi ko na rin sinabi sa mga kaklase ko dahil baka matakot sila at di na makakain pa ng tanghalian. Natatakot din akong tingnan siya kahit naatalikod kasi kitang kita yung ulo niya na may dugo at saktuhan pang kumakain pa kami noon. Kaya hinayaan ko na lang hanggang sa mag-umpisa na yung klase. Pagdating ng iba naming mga kaklase na kumain sa labas, pagtingin ko doon sa estudyanteng naatalikod, bigla na lang itong nawala. Tinanong ko si ma'am kung bakit hindi pa ipabless yung classroom namin. Ang sagot niya ay ilang beses na raw na ipinabless yun. Kaso nga lang, malakas talaga ang mga espiritu doon sa school dahil nga malapit din sa sementeryo. Kwento pa ni ma'am, sa tagal niyang nagturo sa school, marami na siyang nakikita ng mga ligaw na espiritu na hindi niya namumukaan sa school na yon. Minsan pa nga, mga walang ulo, yung iba white lady. May times din daw noon na nakakarinig siya ng umiiyak na sanggol. Tapos, yung dahan-dahang pagbukas nung pinto ng CR kahit wala namang ibang gumagawa noon. Ang ginagawa na lang daw ni ma'am ay pinagdarasal niya ang mga ligaw na kaluluwa. Fast forward to high school. Di na ganun kadalas magparamdam ang mga multo. Pero nung isang gabi, sina mama at papa nagpunta sa isang party. Di na ako ganun natatakot mag-isa sa loob ng bahay
dahil dito na rin nauso yung mga online games. Kaya mas natuwa pa ako nun mag-isa sa bahay dahil malalaro ko yung mga paborito kong laro na walang nag-iistorbo. Habang naglalaro sa computer, narinig kong tumatahol yung mga aso namin. Narinig ko rin na tumawag yung mama ko sa malayo. Kaya nagtaka ako kasi ang bilis naman nilang makauwi. Hindi pa lumilipas ang isang oras nang umalis sila ng bahay. Paglabas ko para buksan ang gate, wala namang katao-tao sa harap. Pero patuloy pa rin yung pagtahol ng mga aso. Naisip ko, baka nagkamali lang ako ng dinig habang tumitingin sa gilid ko kung may mga tao ba, kasi wala pa rin tigil yung mga tahol ng mga aso, ay wala naman. Kaso, narinig ko naman yung pagtawag sa akin mula sa loob ng bahay namin. Doon na ako kinilabutan. Kesa pumasok sa loob ng bahay, hinintay ko na lang yung parents ko dun sa labas. Lumipas ang ilang oras ay nakauwi na sina mama at papa. Napatanong sila kung anong ginagawa ko sa labas ng bahay this oras ng gabi. Kinuwento ko sa anila yung nadinig ko at pinayuhan na sa susunod huwag nang lumabas ng kwarto hanggat hindi sila nagtatext sa akin na pauwi na sila o nasa harap na mismo sila ng gate. Minsan kapag nagwawalis ako sa likod ng bahay namin ay parang napapansin ko na yung tunog ng pagwawalis ko ay yung parang may nakikisabay sa akin na magwalis kahit mag-isa lang naman ako sa likod. Ramdam ko din na parang may nanonood sa akin habang nagwawalis. Teenager ako nito pero ramdam ko pa rin yung takot. Kaya ang ginawa ko ay nagdasal ako habang nagwawalis para naman mabawasan yung takot ko. Napatanong ako kay mama kung bakit dito kami tumira sa bahay na yon e ang dami naman palang nagpaparamdam na multo o engkanto sa paligid. Kwento niya sa akin, nung bata pa lang daw siya, yung papa niya na lolo ko ang bumili ng bahay at lupa na yon, na hindi man lang inalam yung history kung may namatay ba sa lupain o may mga nagbabantay. Binili lang daw niya yon sa murang presyo. Napasabi na lang ako ng agaylayay, laki, o sa Tagalog, grabe naman si Lolo. Sabi pa nga ni Mama, maswerte at naabutan ko na may mga ilaw na yung kalsada. Kasi nung dalaga pa raw siya, hindi pa raw kinakabitan ng street lights. Kaya kapag gabi ay parang may nadidinig daw sila nagmamartsa. O kung hindi naman ay naglalakad na kabayo. Nung nasa college na ako, hindi na ako ganoon matatakotin. Dahil kahit gabi ay may klase pa rin kami. Kaya sabay ko umuwi yung mga tropa ko at taamotor pa sila. Pero may isang araw noon, habang naghihintay kami ng mga tropa ko sa susunod na klase namin, tumambay kami sa isang classroom na walang nagkaklase. Doon na lang kami naghintay dahil malapit lang din naman sa room na pagkaklasihan namin noon. Nasa third floor kami. Nakatingin kami sa mga bintana. Habang tumitingin sa baba, nagulat ako nang natanaw ko ang isang room sa kabilang building na bumukas ang pinto mag-isa. As in walang tao sa paligid nun. Isa pa, sobrang init at walang kahangin-hangin para itulak yun. Tinuro ko sa mga tropa ko yung kwarto na yun. Pati sila, kinilabutan sa nakita. At base sa nakita namin, wala rin mga tao sa kabilang kwarto o mga dumadaan man lang na estudyante. Kaya sa sobrang takot namin, nag-iba na lang kami ng tingin. Akala ko, matatapos na yung araw na yon na ganun-ganun lang. Pero pagkatapos ng klase namin sa gabi, naglugaw pa kami bago umuwi. Inabot pa kami ng alas 12 bago natapos dahil nagkwentuhan pa kami. Hindi namin napansin noon kung gaano kabilis lumipas yung oras. Di na namin naisip yun kasi nakamotor naman kami. Kaso nga, hating gabi na. Kaya sabi ko sa tropa ko na ibaba na lang niya ako sa bayan at lalakarin ko na lang pauwi dahil medyo malapit lang naman yung bahay namin papunta sa bayan. Masipag naman din ako maglakad simula pa nung bata. Baka rin hinahanap na siya ng mga magulang niya. Habang naglalakad ako pauwi, nagtaka ako kung bakit bukas pa rin yung simbahan at nakabukas din yung mga ilaw sa loob. Habang papalapit ako,
dinig ko na may kumakantang choir sa loob. Dahil sa pagka-curious ko, pumasok ako sa simbahan. Pero pagtingin ko, wala namang ibang tao. Nagsitaasan yung mga balahibo ko, sabay lumabas. Nang nakalayo na ako ng simbahan, narinig ko na naman na may mga kumakantang choir sa loob. Bigla akong napatakbo palayo. Kinaumagahan nun, nakita ko si Father dun sa harap ng simbahan. Tinanong ko siya kung bakit bukas pa rin yung simbahan ng hating gabi na. Nagtaka siya at tinanong dun sa mga tao na naroon. Sinabi naman nila na sinasarado naman daw nila yon bago umalis. Isa pa, nakapadlock pa rin naman yon pagdating nila ng umaga. Napakamot ako sa ulo nun, sabay natakot sa nangyari kagabi. Pero di ko na kinuwento kay Father na may kumakanta sa loob kasi nagmamadali na rin akong pumasok nun.